Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay, mga ginigiliw na tagapakinig, mga kaprobinsyano at kaprobinsyana. Tayo po ay nasa 42nd live streaming na natin, our 42nd live streaming dito sa Jeeping Spot Facebook Live Studio na matatagpuan sa number 29, National Road, Ludora Village, Tunasan, Muntinlupa City. Tayo po ay nagpo-programa tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes, tuwing ika-anim ng gabi hanggang kapitot kalhati ng gabi. So, doon po sa mga hindi pa nagla-like at saka hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, Jeeping Spot. Ang layunin po ng ating programa ay makatulong sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga mahihirap na mamamayan tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang mga ari-arian o titulo ng kanilang ari-arian. So, bago po ang lahat, ayan yung ipakilala ko ang aking sarili. Ako po si Attorney Silverio Biyong R. Garing, ang nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong susulong. Tayo po ay narito sa Muntinlupa, ang marangal na lungsod. Ang sabi nga po, ang garing-garing. So, tutugon po tayo ngayon sa ating mga katanungan. May nagtanong po rito. Ito yung unahin ko na po ha. Maganda po itong tanong na ito. Hindi po ito tungkol sa medicine sapagkat ang sabi niya, may pending konsulta ang aking titulo. Meron po akong resolution order para sa pending konsulta. Dadalhin ko po ba ito sa Registry of Deeds, no? So, tama po. At palagay ko, yung hawak po ninyo na pending consulta resolution o order ay original copy na nanggaling sa Land Registration Authority na kung tawagin namin ay aming central office. Marami po kasi ang iba pang nagtataka, no? Ang Registry of Deeds po ay sangay lamang ng Land Registration Authority. Ang amin pong agency ay Land Registration Authority. Ang Registry of Deeds ay mga sangay lamang sa mga siyudad, probinsya ng Land Registration Authority. So, bakit po ba merong konsulta? So, liwanagin na natin po. Total narito na po eh. No? Kapag ka meron pong tinatawag na claims, no? O yung involuntary transaction, let's say, sabihin po nating adverse claim. No? So, halimbawa po, nag-file kayo ng adverse claim sa isang titulo. Sabihin nating adverse claim sa titulo ni Juan de la Cruz. No? Sinasabi ninyo, ganito, ganon. No? So, sasubmit po ninyo yan sa Registry of Deeds. No? At yan po ay pag-aaralan ng Register of Deeds, pangunahin na ng kanyang examiner, at ang examiner ay magbibigay na recommendation sa Register of Deeds kung yan ay registrable o hindi. Ibig sabihin, hindi po lahat ng inyong ipapasa o ipapasok o i-entry na adverse claim ay kagyat i-annotate sa titulong gusto ninyong ipa-annotate. Hindi po ganun. Ang adverse claim po ay dapat directly involving the title where it is sought to be annotated. Ano po? Kung saan po gustong i-annotate. At dapat po yung title na yon ay involved dun sa sinasabi ninyong adverse claim. Minsan po kaya yan ay nadideny sapagkat hindi naman po registrable. Ngayon,
Dahil sa tingin ninyo, hindi kayo pumapayag o hindi kayo in accord with the decision of the Register of Deeds to deny your adverse claim, dun po nagkakaroon ng tinatawag na konsulta. Para po, ang ibig sabihin po noon ay appeal. Kaya ako po, lagi ko sinasabi yan para mas madaling maintindihan ng mga registrar, yan po ay appeal in consulta, no? Dahil para po itong isang administrative appeal, no? Hindi pumayag ang Register of Deeds na ma-annotate. So, siguro sinasabi ng Register of Deeds, hindi involved ang title dyan. At saka yung grounds mo ay hindi subject ng valid adverse claim. So, ikaw naman i-argue mo yun sapagkat maaaring nagtanong ka rin sa iyong abogado. At kuminsan, even lawyers, no, na nag-file niyan ay hindi rin umaagree dun sa aksyon ng Register of Deeds. Isipin nyo, parehong abogado, no? Iisang libro ang binasa, hindi magkasundo. So, yan po. So, kung hindi pumapayag, siya po ay magkakaroon ng tinatawag na appeal in consulta. So, pag na-receive niya yung aming letter of denial na hindi ina-allow ang kanyang adverse claim, siya po ay binibigyan ng 5 araw matapos matanggap ang aming sulat upang kung siya ay naniniwala o hindi ay mag-appeal in consulta sa Land Registration Authority Administrator for resolution of the appeal. Ano po? So, susulat po siya sa amin, sasabihin niya, Mr. Register of Deeds, hindi po ako pumapayag, hindi po ako elib sa inyong denial, no? I am not in accord with your decision to deny my adverse claim. And therefore, I am elevating the matter in consulta to the Administrator of the Land Registration Authority for resolution. Ano po? So, dadalhin po nyo sa amin yung sulat na yon. Tatanggapin po namin yon at kayo ay magbabayad ng 180 pesos para po sa consulta fee. Pag yun po ay napayaran niya, so yun po ay tatakbo na ang inyong appeal, no? So, makakarating na po yun sa Central Office, especially ngayon ng Land Registration Authority ay computerized na. Mabilis na po ang mga transaction dito. So, bahala na po ang Land Registration Authority ron. Ang Central Office, meron pong Law Division yon. Doon po kayo magkakaroon ng tinatawag na hearing. So, ino-notify kayo, bibigay kayo ng inyong opinion, magbibigay kayo ng position paper. So, the Law Division would come out a recommendation to the Administrator of the Land Registration Authority. Re-reviewin niya ng director. Ano po? At pag na-review na yan, dadaan sa Deputy Administrator. At kung ano man po ang sa tingin ng Administrator na dapat decision doon, yun po ang kanyang magiging resolution. Whether isusustain ang denial o kaya ay i-reverse. Ano po? So yun po. Kaya nga po sinasabi ng ating nag-text sa atin, may dala siyang resolution or order. So, makikita po namin yun. Dadalhin daw po sa Registry of Deeds. So, malalaman po kung sustain. Kung sustain ang RD, so maintain po na denied ang inyong adverse claim. Ngayon, kung reverse po ang Register of Deeds, so ma-annotate po yung inyong adverse claim. So, yun po. No? Ano rin po yan? Kasi maaring yung judgment call ng RD, baka yun ang sa tingin niya ay tama o sa tingin naman ninyo ay yun ay mali. So, binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon, parang maikonsulta, mai-appeal, malaman kung talagang tama ang ginawa ng Register of Deeds. So, yun po ang ibig sabihin ng konsulta. Ano po, parang
parang pangkaraniwan to eh sa mga doktor ito eh. So dito naman po sa land registration law, meron din pong konsulta. Yun pong kapag ka hindi inalaw yung inyong request. Let's say, adverse claim o kaya ay notice of suspendence, meron po kayong remedy. That is the remedy of appeal. Ano? Ang ibig sabihin, eh, pwede kayong magkonsulta sa Land Registration Authority. Para pong dininay kayo ni Mr. Register of Deeds, eh, hindi kayo believe. So, parang sa tanong nyo, Mr. Honorable Administrator, hindi po ako naniniwala doon sa sinasabi ni Register of Deeds. So, ito po ang aking mga grounds. Po. So, para pong magkaintindihan, eh, ano po ba ang inyong masasabi? Parang gano'n. So, sasabihin ng administrator doon sa kanyang resolution kung ano ang tamang desisyon. Whether to sustain the RD or to reverse. No? So, kung sustain, ay di, denied talaga. Kung reverse, ma-annotate ang inyong transaction. Yun po ang ibig sabihin. So, doon po sa may dalang resolution, opo, tatanggapin po yan sa Registry of Deeds. No? At kung sa amin po yan, kami po ay bukas. Ano po? Hanggang Biyernes. Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Hindi po kami nagbabawas ng oras. Ano po? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nagpapasalamat kami at kayo ay nakikisa dito sa aming programa. Maraming salamat po. Si Noble Loy El Cesura Angeles po ay nagtanong sa atin, no? Ang tinanong niya, tama ba na magbayad ka agad kung ang binibili niyang lupa ay subject ng extrajudicial settlement of estate of deceased person, no? Siyempre, ako naman po bilang isang Register of Deeds, titingnan ko kung ano muna ang nilalaman ng titulo na binibili. So nakita ko po naman na yung titulong binibili nila ay walang encumbrance, no? Pero ang problema po, ito ay magkakaroon ng extrajudicial settlement. At pagka po ang isang titulo ay subject ng extrajudicial settlement, pag yan po ay nilipat sa mga tagapagmana, yan po ay nagkakaroon ng tinatawag na encumbrance. Ano po? Yun po ang ibig sabihin na yung section po, Rule 74 of the Rules of Court, 2 years lien. Ano po ba yung 2 years lien, no? Sa mga lupang minamana? Sapagkat lalo-lalo na kung namatay po ay tatay, ano po, yun pong 2 years lien na yon, so makikita nyo sa titulo yan, nakalagay doon, liabilities under Section 4, Rule 74 of the Rules of Court, etc., etc. Ganun. Ang ibig sabihin po noon, baka po merong pagkakautang ang namayapa. So yung mga may may nagpautang ay pwedeng maningil po doon sa estate na yon, no? O kaya naman, yeah, ito po. Hindi lamang po doon sa ano ha, sa pinagkakautangan. Ito po ang pinakamaganda, nakakangiti po ito. Baka po si tatay, ano po? May itinatago. Ano po itinatago? Baka po may illegitimate child at illegitimate children, ano? Usually naman po talagang itinatago yan. Bibihira po. Bibihira po yung tatay, no? Na ipinangangalandakan pa yan, ano? Secret nga yan eh. Secret yan, ala, tandaan po ninyo, bibihira yan. Pinangangalandakan na, ako, mayroong anak ako sa labas. Bibihiran lalaki ang nagsasabi nun, no? So, dahil yung batas naman po ay logical, ano? Pero remember, the origin of the law is not only logic, it is experience, no? So, paano po pag walang section po, Rule 74?
ano po, di inilipat po ng mga magkakapatid at saka nung nanay. Eh kung kinabukasan pagkalipat ay ibinenta na agad. Eh paano po si illegitimate child? Di ba? Remember, ang paglilipat po napakabilis kung tutusin. Eh kaya nga po yun sa loob ng tatlong linggo kung talaga kasi may publication po. Hindi po ba? Eh depende po yan. So, base po sa experience siguro ng mga mambabatas natin, eh teka. Lagyan natin yan ng protection naman. Para namang ano yan eh, sabi nga eh binibilisan para wala nang makahabol. Eh protection po yan do sa ating mga illegitimate child or illegitimate children. Na sila binibigyan sila ng 2 taon upang magsabi na kami ay dapat magkaroon din diyan. So yan po. So, ang buot po ng kanyang tanong, eh tama po ba ako ang sinasuggest ko sa kanya? Eh sabi ko nga, Noble Loy, eh buti sana kung katulad natin na sigurado tayong wala tayong itinatagong ganyan. Eh paano yung ibang tao? Hindi naman natin kilala yan. Eh kung paano kung may biglang binayaran mo yan, di ba? Eh may biglang sumulpot na tagapagmana ng iba, eh di problema. Maglalagay ng adverse claim yan doon sa titulo mo. Eh di ikaw pa magpapatanggal noon. Ang sabi ko sa kanya, fair in square to, ha? This is a remedy. Fair in square to, Noble Loy. Fair in square to. Humingi ng heirs band. That is the remedy. Ano? So, maunawaan nila yan. Sabi niya, mga bibilan nga raw niya, mga taga-bangko. With more reason ng mga taga-bangko. Kasi ang bangko humihiling niya pag magsasanglaka eh. No? Ito, halimbawa ko. May minanang property. So, meron section 4, rule 74. Pupunta ka sa bangko. Sasabihin sa inyo ng bangko. Hindi namin matatanggap yan. Kung gusto mo, kumuha ka ng heirs band. Ayun. Yun ang remedy. Diba? Kasi yung heirs band is a surety. Na kapag may naghabol, si surety ang magbabaya doon sa naghahabol. At si surety naman ang maniningil doon sa kumuha ng surety. So yun ang ano, yeah. Medyo parang hindi ka nagdududa, no? At it's a reality. Pwede sabihin sa'yo, bakit? Anong palagay mo sa tatay ko? Babaero? Eh, hindi ko nga ho kilala yung tatay niyo. Pero ito ho sinasabi ng batas. Para ho tayo magkaroon ng fair and square transaction, hindi ba? Hindi ko nga ho kilala yung tatay niyo eh. Oh. Eh kasi ho ito sinasabi ng batas para do sa section 4, rule 74 of the rules of court. Hindi ko po gusto siraan sa inyo ang tatay niyo. Hindi ko po kilala tatay niyo. Di ba? Ang sinasabi ng batas, ito'y protection do sa mga may pautang at doon sa mga anak sa labas. So yun, no? Hindi ako ang nag-aakusa sa tatay mo. Hindi ko nga kilala yung tatay mo. Yan ang pakisabi, no? So, especially kung mga taga-bangko, alam nila yan, no? Eh, syempre, yung pera namang ibibili mo, hindi naman magulo yun, eh. Bakit ka naman bibili ng isang property na maaring magulo ka? Of course, sasabihin nila, eh baka bukas merong ibang bumili niyan, mas mataas na. Baka doon na namin ibigay. So, alam mo, ang lupa, pag para sa'yo yan, para sa'yo yan. Pag hindi para sa'yo yan, hindi para sa'yo yan. Ang hirap humanap ng buyer ngayon. Mahirap humanap ng buyer ngayon. Sapagat ang lahat ng kailangan ng tao ay pera. No? Yun po ang ating masasabi sa tanong kanina ni Noble Loy Angeles, no? Thank you, Noble. At sumusubaybay ka dito sa ating programa. Kahit hindi ko nakikita ang mukha ni Noble Loy El Cisura Angeles, para siya ay nangingiti sapagkat sabi ko nga sa kanya, buti kung katulad lahat natin ang tao na walang sekreto, ano? So, thank you, Noble Loy El Cisura Angeles, no? So, bagamat may mga sikreto, dapat may proteksyon ang
ang sinasabing nakasekreto. Huh? At tutugon tayo sa isang katanungan. Rin naman po ay ang sabi niya, Attorney, may tatanong lang po, if mana galing sa magulang, binigay sa anak, may asawa, considered po ba yon na conjugal? Pipirma din ba ang asawa kung idudonate sa pamangkin? Wala po silang anak. Ganito, August 3, 1988, iba na ang property relation ng mag-asawa. Ibig sabihin, kung sila ay kinasal nung after August 3, 1988, kapag kinasal kayo, lahat ng ari-arian ninyo ay hati kayo, no? Ngayon, kung halimbawa, yan ay i-donate ng magulang, ano? Ang donasyon ay para lamang doon sa anak na tinutukoy, yung tinatawag na Donnie, no? So, hindi mo na masasabing conjugal, ano? Ang ibig sabihin ngayon doon sa relasyon ng mag-asawa ngayon based on our family code, ang kanilang property relation ay absolute community property. Lagi ko naman sinasabi ito, ngayon, pag nag-asawa ka, pag tinanong ka ni father o ni mayor o ni judge, ay ikaw ba lalaki ay tinatanggap mo ang babaeng ito? O kaya ikaw ba babae, tinatanggap mo ang lalaking ito? Ay pag sinabi mo, opo, judge, ang ibig sabihin noon, hati na kayo sa inyong lahat ng ari-arian. Ano? Halimbawa, kahit ikaw ay milyonarya, dalaga ka, milyonarya ka, at ang iyo namang boyfriend ay hindi naman milyonaryo. Ngayon, pagka ikaw ay tinanong ng pare, no? O kaya ng judge, o kaya ng mayor, doon kayo, pipili kayo, yan ang mga pwedeng magkasal eh. So, pag tinanong ka, tinatanggap mo ba ang lalaking ito? Ay ikaw si milyonarya. Ay pag sinabi mong, opo, mayor, o kaya opo, father, o kaya opo, judge. Ay ang ibig sabihin nun, yung kalhati ng kayamanan mo bilang isang milyonarya ay binibigay mo na sa iyong mapapangasawa sapagkat kayo ay nagmamahalan. Ano? Diba? Ganyan naman talaga eh. Pagka nagmamahalan, walang ano eh. Ang tingin mo, walang katapusan eh. Diba? Parang forever. Diba? So, ganun din. Kung ang lalaki naman ay milyonaryo at ang babae ay maganda, kaya lang hindi naman milyonarya. Siyempre, kaya minahal. Eh, maganda. Ganun din pag tinanong at sumagot si lalaki, ikaw ba lalaki, tinatanggap mo ang babaeng ito? Ay, opo. Ay, pagsagot mong gano'n, yung kalahati ng kayamanan mo ay binibigay mo na sa iyong asawa kasi nga absolute community property na kayo. Diba? Dahil sa inyong pagmamahalan. Ngayon, halimbawa naman, kayo yung mga practical na tao, ano? At saka siyempre, hindi ka rin nakakasiguro kung ito yung magiging forever mo. Ay talaga namang nangyayari yan. Nakikita mo nga si yung artista, di ba? Sikat na artista. Ngayon, separated na. Di ba? So, ano ang paraan para ma-maintain ninyo ang inyong ari-arian? Yun ang sinasabi ng family code, ano? Hayaan mong i-expound ko ang explanation nito para lalo nating maintindihan yung iyong itinatanong. Ano ang exemption para hindi maging absolute community property? Yun yung tinatawag na prenuptial agreement, ano? No? Yung inyong kasunduan bago kayo ikasal. Ngayon, ano yung ibig nyong sabihin? Ah, hindi. Yung ari-arian ko,
sa akin. At yung ari-arian niya sa kanya, payag ba siya? O, sige, kung payag siya, ay pirma. O, di kaganda, pirma kayo. Kung ang babae milyonarya, ay pirma. Di nagkasal, kinakasal kayo, milyonarya pa rin yung babae. Yung lalaki, ay ganun pa rin. Di ba? Baliktarin natin. Kung yung lalaki naman ang, milyonaryo, yung babae naman, ganun din yun. So, yun na exemption, no? So, talagang parang kayo ang gagawa. Ngayon, kung gusto naman ninyo sa prenuptial agreement ninyo, eh yung mga fruits lang o yung mapupundar ninyo during the existence of your marriage ang magiging bahagi ng inyong absolute community. Magagawa ninyo, kaya nga agreement nyo yun eh. Kaya nga prenuptial agreement. Isang kasunduan na isinasagawa ng magiging mag-asawa bago sila ikasal para hindi nga pumasok ang inyong property relationship doon sa absolute community property. Okay? So ano, alam na natin yan. Kung minsan, walang forever. Ano? At marami na kaya nag-aaway ang mag-asawa ay dahil sa property. Para bang madadala nila sa hukay yung property. Anyway, ang sabi, considered as conjugal. Hindi siya considered as conjugal kung ito'y dinodonate lang doon sa kanyang anak. Ito ay pumupunta doon sa exemption. Yan. Ano raw ang exemption doon sa absolute community property? Di ba? Na hindi magiging bahagi ng absolute community property despite of the fact na wala silang prenuptial agreement. Okay? Kanina sinabi ko, ano, para lalong maintindihan. Okay. Yung batas ay gumawa rin ng exemption. Diba sabi ko sa inyo, kung walang premarital agreement o prenuptial agreement, absolute community property. So lahat ng mapupundar nila, eh hati sila. No? Kung si lalaki eh walang matibay na hanap buhay at si babae lamang ang matibay ang hanap buhay, kahit na ganon, hati pa rin sila. Kung si lalaki naman ay malakas kumita at si babae sa bahay lang, hati pa rin sila. Yun ang sinasabi ng absolute community property. Ngayon, ano yung mga exemption? Merong ibinigay ang family code. Yun daw mga ari-arian na ma-acquire ng one of the spouses. Ibig sabihin, one of the spouses, it could be man or the woman, di ba? So, matatanggap na ari-arian through gratuitous title. Okay? Kaya ko inuulit-ulit ito eh. May danger ito eh, no? So si tatay at si nanay, mahal na mahal si ate, ano? Ngayon si ate may asawa na at wala namang prenuptial agreement. So kaya ko nililiwanag to, ha, tingnan ninyo, ha. Kung gustong ibigay ni tatay at ni nanay ito kay ate, ang gagawin niya ay ito'y ibibigay niya kay ate. Si ate, halimbawa, Juana de la Cruz, married to Juan de la Cruz. Yo, maliwanag yan, ha? Maliwanag yan. Kung yan ay donation, no? So, okay yan. Pasok yan doon sa tinatawag na exemption. Na ito ay hindi bahagi ng absolute community property of the husband and wife. Kasi sinabi ng batas, huwag akong tanongin nyo. No? Sinabi ng batas yan na hindi kasama yan under Section 92 of the Family Code. Properties acquired through gratuitous title shall not belong to the absolute community property relation of the husband and wife. So, na-acquire through gratuitous title. Ano ba yung gratis? Eh, di yung bigay. Gratis nga eh. Di ba? Parang ko sa
you receive in gratitude, no? Kaya kita mo naman doon sa mga deed of donation, ganyan eh, love and affection, di ba, ng hereby accept, etc. Di ba, yung mga ganyan yan eh. Walang consideration, walang bayad, kundi pagmamahal. So yan, exempted yan. So, kung yan ay bigay, kay ate, ni tatay at ni nanay, at wala silang anak, at later on, si ate, gustong ibigay ito sa pamangkin, she can do so. No? Kasi kanya lang yan. No? Kanya lang yan. So, yung tanong mo na pwedeng ibigay sa pamangkin, pwede. Wala silang anak, pwede. Kasi siya ang may disposition dun. Kasi exempted yun sa absolute community property of the husband and wife, no? So ano pa yung mga exempted bukod do sa donation? Yung mga minana, di ba? Kasi gratis din yun. Kaya ang inilalagay, kita mo, pag may extrajudicial settlement, ang nakalagay eh, Juana de la Cruz married to Paula, ganito, married to. Kasi sila lang ang nagmana. Sa kanila lang yun. Okay? So sila lang ang may disposition doon. Ay bakit nilalagay yung married to? Descriptive na siya ay kasal. Ang asawa niya ay si ganon. Married to. Asawa niya ay si ganon. Pero she can dispose that property without the consent of the husband. Why? Because that falls on the exemption under Section 92 of the Family Code. So yan. Ngayon, ito yan ha. Eh, lagi kong ininyo, marami na pong nangyaring ganito. Eh, si tatay, si nanay, eh, kana lang ng kana. Sabi nga, tira lang ng tira. Okay. Eh, ang intention ni tatay at ni nanay, ibigay lang doon sa anak na babae. Ano? Eh, di... Ay, siyempre, si lalaki naman, di mikyan. Di ba? Ay, di gumawa. Nagpagawa sa isang nagmamagaling na... Magaling magmakinilya. Okay? Oh, eh. Ay, ang inilagay ngayon. Spouses. Ah, di ba? Kaya yung pag-donate, eh, kaya nyo nga mag-donate eh, ng mamahaling property. Ano ho ba naman yung pumonsulta kayo sa isang abogado? Hindi yung mga taga-tabi-tabi ang inyong kakalabitin dyan. Di ba? Eh, kung minsan, sabi ko nga, eh, nag-donate ka nga ng minsan daang milyong property eh. Eh, gusto mo magtipid sa pagbabayad sa abogado eh. Ayan, di ba? Ganir eh. Huwag na ho yung daang milyon, sabihin natin. Halagang 10 million na lang. Siyempre, si tatay at si nanay, di ba? May manugang. Eh, mahal yung anak na babae. Ay di, bibihira naman yan. Bibihira yan. Ay, sabi ni tatay at nanay, hindi, dudonate ko yan kay Juana. Kasi mahal namin yung aming anak na yan eh. Napakaganda pa niyan, sabi niya. Hmm. Eh, kinalabit. Kinalabit si Pedro. Gawa mo nga ako ng deed of donation, okay? Ah, sabi ni, oh, sige, kanino ba natin i-donate ito? Ay, dyan sa anak ko, kay Juana. Asawa yan ni, ano, nito si Pablo. Oh, sabihin natin ganun. Hmm. Ay, siyempre, si Pablo naman, di umiimik. Ngingiti-ngiti lang, di ba? Ngingiti-ngiti lang. At saka kung medyo talagang matalas din eh. Itatawa-tawa lang yun. Yung, kung tawagin nga sa Mindoro eh. Ngiting aso. Okay. Ay, tinira ni Pedro. Tinira ni Pedro. Oh. Donny, spouses, etc. etc. Okay. Okay. Oh. Ito na po. Hmm. Ito na po ang deed of donation. Oh, ito po. Sige. Hmm. Sige, oh. Firma. Mm. Sige. Oh. Ah, hindi naman iimik si Pedro. Bakit? Ah, ba't naman ako iimik eh?
mahal na mahal nga nyo yung anak nyo eh. Di ba? Pinaririnig nyo pa sa akin eh. Di ba? Oh. Hindi naman ako nakialam dyan. Kayo ang gumawa nyan. Oh. Ay, dilagay spouses. Pinirmahan. Oh, di ba? Oh, sige. Hmm. Pinanotaryohan. Ano ang result nun? Aba, di dinodonate mo sa may asawa yun. Ay, di si Pedro nga yung ingit-ingit eh. Ayan nga ba, sinasabi ko eh, di ba? So, mag-iingat po kayo doon sa paggagawa ng deed of donation. Kaya nga po, nagdo-donate nga kayo sa inyong anak. Ano ba naman kumusulta kayo? Hindi naman kayo sisingilin ng abogado dyan na napakamahal. Kaya minsan, parang unreasonable yung ating pamamaraan. We are donating, let's say, property worth 10 million. But you cannot pay a lawyer 10,000 to prepare ano naman yung 10,000? Sa ngayon, ang appearance fee nga yata ngayon eh, 5,000 na pinakamababa eh. Di ba? At saka mahirap din mag-aral ng abogasiya kahit pa paano. Di ba? Minsan mabibiro ka pa ng iyong professor. So, dun po, ha? So, yun po ang kasagutan natin dyan. In-expound ko lang para nang sa ganon, sa mga susunod pang mga magtatanong, meron na silang idea, ano? At ganon yung nangyayari. Okay? Maraming salamat po sa nagpadala ng katanungang yun. At, alam mo, yan ang mga gusto kong tanong eh. Yung para bang may forever, pero marirealize na wala palang forever. Ano? Kaya talaga pong ganon. Dito sa buhay na ito, walang makakapagsabi kung ano ang pwedeng bukas. Maaring inaasahan mo na sa inyong pagsasama, kayo na habang panahon. Diba? Minsan nga po, ang grande-grande pa ng kasal na malalaman mo, wala pang isa, dalawang, tatlong taon nagpapaanal na ng kasal. Kasi sabi nga nung napanood ko sa pelikula ni Vilma Santos eh, sa pelikulang relasyon, atin nyo may advertisement pa ito ha, sa pelikula ni Vilma Santos na relasyon, sa kanya ko narinig ito, parang sana hindi ako nagkakamali ha, makikilala mo lang daw ang isang tao kay lalaki o babae kapag siya ay nakasama mo na sa isang bubong. Ibig sabihin, pag talagang kayo nagsasama na. Meron pa nga siyang halimbawa eh. Doon mo nga raw malalaman na yung napangasawa mo o naging kalibin mo eh hindi marunong magtakip ng takip ng doon. Kasi dati po yung toothpaste, hindi yung tinatanggal na gano'n, no? Dati iniikot. Alam nyo sa mga babae, very observant sila dyan eh. Tatanggalin yung takip ng toothpaste, ano po, iiwanan na lang. So, yan po ay nagiging simula ng pag-aaway ng mag-asawa. Sasabi, ikaw naman eh, tatakpan mo lang yung ano eh, kung ano-ano mga gumagapang na hayop dyan. Tapos gagamitin natin sa ating ngipin. Ade, ikaw naman eh, kaunting bagay yung pinagpapapansin. Kaya nga po, sabi ko eh, doon mo makikilala ang isang lalaki. Ano po? Kaya nga po nga, yung pagtututbras lang po sa, ano, sa buhay ng mag-asawa. No, makikita nyo po yan. Kung ang lalaki o babae ay ayos kumilos. Kung paano nyo isaayos ang kanyang toothpaste. Kung paano nyo isaayos ang kanyang toothbrush. Ano po? Ay pagkayang pinakita ng babaeng bitikuloso, ay nakakalat ng toothpaste, ay siguradong magagalit. Ang simula po niya ni, kita nyo, dalawang baso na doon sa may lababo ang nakalagay. Para sabing, ito, para sa iyo to, diyan mo ilagay toothpaste mo. Toothpaste ko dito. So, yan po ang nangyayari. Ano po? So, yan po ay mga bahagi ng pagsasama ng mag-asawa. So,
Tutugon po tayo sa isang ito naman po ay procedure na po ito, ano? Tanong lang po, ano po ba ang dapat unahin sa bayaran? Yung sa BIR o sa Treasury? Iniisip po namin, baka magka-penalty kami kapag hindi agad na bayaran. Salamat. And the usual, pagka naihanda na ninyo ang inyong deed of sale, ano? So hihingi ka ng certified true copy sa RD ng titulo, dadalhin nyo together with the tax declaration at kayo ay magbabayad ng tinatawag na capital gains at saka documentary stamp tax. Yun ang una. So, dadalhin nyo yun sa BIR at hindi naman nyo sa BIR babayaran yun eh. Doon sa registry, Revenue District Office, RDO Office, doon nyo ipakukumpute at sasabihin sa inyo, pag nakumpute na yan, bayaran nyo sa bangko. No? Pagkabayad nyo sa bangko, di may resibo, babalik kayo sa BIR. Pagkabalik nyo sa BIR, bibigyan kayo ng claim stamp. Bumalik po kayo dito sa ganitong panahon, ganitong araw, ganitong oras, makukuha nyo na yung certificate authorizing registration. No? Hindi ko lang alam sa kanila kung ilang araw. No? Basta't ang alam ko po sa amin, sinusunod namin yung sinasabi ng aming citizens charter at yung sinasabi ng presidente, no? Kami po ay hindi lumalampas ng 20 working days ang lahat ng transaksyon kahit mahirap na transaksyon, ano po. Maliban na lamang kung ang may pagkukulang mismo ay yung registrant, no? Sapagkat kung may pinakukumply po sa kanya at di niya makumply, siyempre po, medyo mag-delay. So, meron naman pong tinatawag na excusable neglect eh, no? Hindi naman po yung mga, hindi naman po lahat parang ano yan, parang utos na isinulat sa bato na ibinigay kay Moses, ano po. Basta ang mahalaga po, tao sa puso natin, bukal sa ating loob, na sundin ang takdang oras para sa kapanatagan din ng mga transacting public. Lagi ko nga pong sinasabi, mahirap pong sumakay. Inuulit ko ho ito. No? Yun na nga ho mga tao natin eh, sa opisina. Eh. Sila ho mismo ay nahihirapan sumakay. Eh minsan no, ang bahay lang ho ay malapit. Pero wala naman hong jeep. Magta-tricycle. Ay sisingilin naman ang tricycle. 100 pesos. Ano naman pambihira mo? Eh, sasabihin ng tricycle eh. Eh, kasi special. Sabi, eh, kung minsan eh, galing lang doon sa may katarungan eh, nagre-reklamo yung tao ko eh, magkano ka? Ay, bubulong-bulong eh. Bubulong-bulong. Kasi ningil daw sa kanya eh, 100. Ay, biro mo nga naman 100. Oh. Eh, tricycle. Eh, saan ngayon katarungan? Ay, di nila sa munting lupa. Sa poblasyon, ay, saan ba ang registry of deeds? Ay, di nila naman sa may tunasan. Okay. So, sobra naman. Huwag naman ganon. Sana mag, ano tayo, magbigaya, no? So, bibigyan ka ng claim stamp. Okay. Pagka dumating na yun, puntahan mo doon. Pagka meron ng certificate authorizing registration, tutuloy ka na sa treasurer's office para magbayad ng transfer tax. Yan. So, una, sa BIR, sa Treasury, sa Treasurer's Office, pag meron ka ng Certificate Authorizing Registration. Basta ang alam ko, pagka natanggap mo na yung Certificate Authorizing Registration, kailangan within 60 days makapagbayad ka ng transfer tax. Otherwise, may penalty. Sa munting lupa, masasabi ko sa iyo, hindi masyado malaki ang penalty. Pero may mga lunsod ang mahal ng penalty. Nagtataka nga ako eh. Ang mamahal ng penalty nila. Talagang penalty. Di ba? Pag sinabi kasing penalty, parusa eh. Di ba? Eh dito sa munting lupa, hindi masyado yan. Ang munting lupa kasi barangal na lunsod.
No? Kaya kung mag-penalty, maliit lang. Kaya sumunod na rin tayo para hindi tayo ma-penalize. Ano? So, magkabayad mo ron, yan, sa registry of deeds ka na. Para wala. Sa registry of deeds, walang penalty. Ah, di, pwede mong isipin. Ah, di sa pagkalipas na ng 5 taong ko to, ah, hindi rin pwede yan. Kasi baka lumampas ka doon sa tinatawag na valid ang iyong certificate authorizing registration. Kasi baka mawala na yan doon sa link namin. Ano? Ah, edi hindi na. Kahit anong gawing pindot sa computer, hindi na lumalabas yung car mo. Ang tawag doon eh, parirevalidate mo yan. So, para ka na namang nagsisimula. So, huwag mo nang patagalin. Total bayad na eh. Di ba? Para malipat na ang titulo sa pangalan mo. So, yun ang una sa BIR, sa Treasury. Oh. So, yun ha. Procedure naman yan eh. Eh kung pupunta ka sa Treasury, wala ka pa namang ipakikitang kar eh. Kasi ang magdidetermine ng mga pinagbayaran mo doon sa lupa ay ang BIR eh. Meron silang pinukumpute doon. Ang binabayaran mo sa Treasury, kung tawagin transfer tax, parang ano yun eh, the consideration times 1%, no? So kung 1%, kunin mo yung 3/4. Yun ang transfer tax. So yun, madali lang kumpitin, no? So thank you at sumusubaybay ka dito. So parang gusto mo lang malaman kung alin ang mauna, BIR o Treasury. So sa BIR, yun ang opinion ng iyong lingkod. At kung nakatugon ng iyong lingkod sa iyong katanungan, maraming salamat. Ngayon, meron pa rin tayong tutugunin. Ito, maganda ito. Ayan. At dahil meron pa tayong 5 minuto, ito po ang tanong niya. Magandang gabi po. Yung lupa po ay nakapangalan sa lolo ko, Underdar. Ano po? Tapos namatay na po siya. Pina-register ng tatay ko ang lupa sa LRA, so Land Registration Authority, at ngayon nakapangalan na sa tatay ko yung OCT. Need pa po ba i-update sa DAR kung sino na po ang latest owner? Thank you po. Although hindi kita masisisi yung mga tanong mo, no? Pero marahil ang iyong lolo ay beneficiary, no? Beneficiary ng tinatawag na CLOA. Kaya sabi mo DAR eh. So, Agrarian Reform, ano? Department of Agrarian Reform. Okay? At maaring ang lolo mo ay tenant ng isang may malaking lupa, no? Ngayon, bago mabigyan ng CLOA, ang ibig sabihin ng CLOA ay kung ikaw ay tenant ng isang lupa at yan ay binili ng gobyerno upang ipamahagi sa mga tenant ng lupa na yon, ang tawag doon ay sa titulong yon ay CLOA, Certificate of Land Ownership Award, na ipinamimigay o ipinamamahagi ng Department of Agrarian Reform so mga sa mga tenant, no? Ngayon, siyempre, ang sabi mo sa lolo mo, ngayon pinarehistro ng tatay, namatay ng lolo mo, pinarehistro ng tatay mo sa LRA, no? So yung kasing CLOA, dinadala yan sa LRA. Ano? Dinadala yan at yan ay valid title yan. Nilalagay yan sa record. So sabi mo nga, tama yung sabi mo, sa LRA at ngayon nakapangalan na sa tatay mo. So ang awardee na ngayon, ang beneficiary ng CLOA yung tatay mo. So, sabi mo, kailangan mo pa bang i-update? Hindi na. Hawak mo yun na yung titulo eh. Pero, dapat tingnan mo yung likod ng CLOA. Minsan, merong nakalagay dyan na meron pa kayong kahit pa paano, konting-konti, nababayaran. Ang alam ko sa land bank. No? Parang ano lang yun, minimal lang yun. Eh, kung minsan, nalilimutan eh. Lumalaki rin eh. Parang, meron akong alam eh, ang isang ektarya eh, parang
ano lang eh, wala pang 12,000 pesos nahuhulugan mo sa ganung panahon. Parang parang 100 lang yata isang buwan eh, no? Eh siguro mga services na 'yon, no? So wala ka nang ano 'yon kung nasa pangalan ng tatay mo at yan ang inayos niyo na sa LRA. Sapagkat siguro nakita mo doon sa titulo eh nakalagay na Land Registration Authority. So okay na 'yan. Ang susunod niyo na lang gawin diyan ay pumunta kayo sa assessor's office. Papalitan niyo yung tax declaration. O palagay niyo ng tax declaration niyan kasi may babayaran kayo na mga buwis diyan. Kasi kayo na ang may-ari niyan eh. Okay? So okay naman, walang problema doon sa iyong katanungan. So wala ka nang dapat i-update. I-update mo na lang yung tax declaration. At saka dapat magbabayad kayo taon-taon ng amilyar. Ang ibig sabihin ng amilyar, eh buwis sa lupa. O sa English naman, realty tax, no? Okay, thank you po doon sa nagtanong sa atin at nakakatuwa sapagkat doon sa tanong niya, medyo alam natin na kinakapanya kung ano yung mga, pero ito malamang CLOWA ito, Certificate of Land Ownership Award, okay? Thank you sa iyo at ikaw ay sumusubaybay dito sa ating programa. Dumating na naman po tayo sa ating pagsasara ngayong araw na ito, araw ng Lunes, ano ba? At ikasyam ng Agosto 2021, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. At ngayon po ay ganap ng 7:30 ng gabi at kami po ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-pakinig, sa ating mga kaprobinsyano at kaprobinsyana sa kanilang walang sawang pakikiisa. Pagsuporta sa ating programa, lalo na po doon sa mga nagbibigay ng katanungan, sa mga nagbibigay ng comment, nagpapadala ng text sa ating page, ano po? Maraming salamat at yun po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang ipagpatuloy namin ang aming live streaming na ang dahilan ay upang makatulong sa ating mga maliliit na mamamayan. Ano po? So, inuulit po namin doon sa mga hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, G Pink Spot. Ang ating pong programa ay tuwing Lunes hanggang Lunes, Merkules, hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi, oras dito sa Pilipinas. So, muli po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Silverio Biong R. Garing. Narito po sa Jeeping Spot Facebook Live Studio sa Muntinlupa, ang marangal na lungsod, ang garing-garing. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.